Bago tayo magsimula, JIP, tanong ko lang sa lahat kung nakafollow na ba kayo sa Facebook page natin na JD? Kasi doon ako magbibigay ng announcement tungkol sa ating Ang Ninuno t-shirt, pati na din ang Ang Ninuno hoodie. Kaya kung sakaling nakafollow na kayo, comment lang ng hashtag nakafollow na. At para naman sa mga hindi pa nakaka-follow, invite ko kayo na mag-follow sa Facebook page ng JD kasi doon ako magbibigay ng announcements patungkol sa ating merch. At nag-a-upload din ako ng kwento doon every 1 p.m. Muli, search nyo lang sa Facebook ang pangalan na JD. Paki-follow para sa mga announcement natin sa merchandise, sa hoodie at t-shirt. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elias. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panong ito, kasapi ng hukbong militar itong si Elias. Ilang araw pa lang siya sa kanyang destino ay napasabak kaagad sa inkwentro. At ang mga nakalaban ng kanyang kinabibilangang pangkat ay mga rebelde na kung tawagin ay sinaglangit. Ayon sa mga kasamahang matagal nang nakadestino sa lugar, ang pangkat na ito ay kilala sa taglay nilang bangis sa pakikipaglaban. Pinamumunuan ito ng tinatawag nilang Canestor. Ayon sa mga nakaranas ng makipaglaban sa kanila, tila hindi tinatablan ng bala ang katawan ng mga sinaglangit. At sa tuwing magkakaroon ng inkwentro ay nauuna pang sumugod ang mga ito. Nang mga panahong nakasagupa ni Elias ang pangkat, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang mukha ng pinuno na itago na lang natin sa pangalang Canestor. Isang sniper si Elias at kadalasang nakapwesto sa malayo. Kaya naman hindi siya kaagad napapansin ng mga kalaban. Nagkataong naiturok niya ang baril kay Canestor at sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng kilabot ang binata. Napansin ng kanilang leader na nanginginig ang kamay ni Elias kaya kaagad niya itong pinuna. Tila nakakita ka yata ng demonyo dyan sa teleskopyo mo, bata. Kung may pagkakataon ka, paputukan mo na. Baka ikaw pa ang maunahan yan. Wika ng leader na itago na lang natin sa pangalang Teniente Bello. Kapwa galing sa prestigyosong Philippine Military Academy ang dalawa. At nauna lang matapos ng isang taon sa kanya ang Teniente. Nagsanay ng sniper corps si Elias kaya naitalaga siyang sniper ng pangkat. Hindi naman po sa ganun, Teniente. Pero subukan niya pong tignan yung taong yun. Yung nasa bandang kanan. Yung nakatago sa puno ng nyug. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Tugon ng binata. Sinipat ni Teniente Bello ang sinasabing lalaki ni Elias. Nanlaki ang mga mata nito. Napalingon siya sa binata at kaagad na hinawakan sa ulo upang iyoko. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Yan ang tinatawag nilang Canestor. Alam mo bang sa isang titig lang yan sa'yo, kahit malayo ka, kayang-kaya kanyang patayin. Sabi ng iba nating kasamahan, may taglay siyang agimat na mula sa demonyo. Muling wika ng Teniente, ngunit hindi naniniwala si Elias. Salip ay muli itong lumabas sa pinagtataguan at inasinta ang kalaban. Pasensya na, Teniente, pero hindi kasi ako naniniwala sa mga agimat. Wika nito habang sumisilip sa kanyang scope. Laking gulat ng Teniente nang biglang paputukin ng binata ang kanyang hawak na rifle. Dali-dali itong sumilip at nakitang tinamaan ng kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ng tignan nito si Canestor, nakita niyang nakatitig ito sa kanilang kinaroroonan. Swerte namang nakapagtago si Elias kaya hindi ito nakita ni Canestor. Ngunit nang tignan niya ang Teniente ay nanginginig na ito at bumubula ang bibig. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias. Dali-dali itong lumipat ng pwesto at inasinta si Canestor.
Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang padaplisan ng bala sa pisngi, dahilan para masugatan si Canestor. Ang nakakapagtaka ay hindi ito gumante. Salip ay pinili nitong umatras. At dahil sugatan na din ang ilan sa mga kasamahan ni Elias, bumalik na sila sa kanilang kampo. Bagaman nagawa ni Elias na makabalik ng buhay, ngunit hindi pinalad si Teniente Bello. Agad nag-imbestiga ang pamunuan ng militar dahil misteryoso ang pagkamatay nito. Hindi rin naipaliwanag ng maayos ni Elias ang nangyari dahil maging siya ay hindi naunawaan kung paanong namatay ang kasamahan. Pilit itong pinagtatagpi ang mga kaganapan dahil kung tutuusin ay napakalayo ng distansya ni Canestor mula sa kanilang pinagtataguan. Sir, mayigit 1 kilometro ang pinagtataguan namin ni Teniente. At sigurado kong walang nakakita sa amin, kaya imposibleng kalaban ang may gawa nun. Pagpapaliwanag ni Elias sa lupong nag-iimbestiga. Ayon sa report na natanggap namin, nagawa mo pang magpaputok bago tuluyang umatras sa mga kalaban. Sino ba ang pinapaputokan mo? Tanong ng kolonel. Sa naaalala ko, sinabi ni Teniente Bello na yung binaril ko ay si Canestor. Siya daw po mismo yon yung pinuno ng grupo. Napalingon ang isa pang kasapi sa kanya. Tumayo ito mula sa kinauupuan at lumapit kay Elias. Sigurado ka bang si Canestor ang nabaril mo, Sarhento? O baka naman, nagpapantasya ka lang. Wala pang nakakita ng mukha ng taong yon. Tanong nito. Napayuko si Elias dahil maging siya ay walang katiyakan kung si Canestor ba talaga ang tinamaan niya. Kung ang taong nakita mo kanina ay may pilat sa kaliwang pisngi, malaking pilat sa kaliwang pisngi, mahaba yung buhok tapos may nakapalupot na pulang bandana sa leeg niya. Nanlaki ang mga mata ni Elias dahil yun mismo ang itsura ng taong nakalaban nila. Batay po sa pagpapaliwanag niyo, sir. Positibo po ako na si Canestor nga yung nabaril ko. Hindi man siya tinamaan ng maluba, pero alam kong nasugatan ko siya sa kanang pisngi. Biglang tumawa ang isa pang kasapi ng lupon na parang kinukot siya sa Elias. Masyado ka naman yatang nagpadala sa sitwasyon, Sarhento. Hindi ka pa nakontento na sabihin sa amin na nakita mo yung mailap na pinuno ng sinaglangit. At sinabi mo pa talagang nabaril mo siya. Sobra naman yata yung tiwala mo sa sarili mo. Para sa sasabihin ko sa'yo, bata, multo kong maituturing ang taong yun. Hindi mo mararamdamang nasa likuran mo na siya. Magugulat ka na lang, gumugulong na ang ulo mo sa lupa. Wika ng isang opisyal na itago na lang natin sa pangalang Kapitan Heron. Matapos nitong magsalita ay nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Naiwan si Elias at ang kolonel. Bueno, Sarhento, kung totoo man ang sinabi mo, mukhang kailangan mong mag-ingat ng husto dahil siguradong hahabulin ka ni Canestor. Ang totoo, Elias, ako ang may gawa ng pilat sa kaliwang pisngi nun. Maswerte lang na dumating ang mga kasamahan dahil kung hindi, wala na ako sa mundong to. Wika ng kolonel. Biglang pumasok sa isipan ni Elias ang sinabi ni Teniente Bello, kaya itinanong niya ito sa opisyal. Totoo po bang may agimat ang taong yun? Kasi kung pagbabasihan ang kwento ni Teniente at ang paraan ng pagkamatay nito, posibleng gumamit ng itim na salamangka ang kalaban. Mahirap maniwalaan pero parang tumutugma ang pagkakakilala ni Canestor sa mga naririnig ko. Napangiti ang kolonel sa tanong ni Elias sabay wika nang. Batay sa karanasan ko, iho, masasabi kong totoo ang mga narinig mo. Alam mo bang ilang beses ko siyang binaril sa noo pero walang nangyari? Nagawa ko lang siyang sugatan nang batuhin ko siya ng napulot kong peraso ng kawayan. Tugon ng kolonel.
Ngunit hindi naniniwala ang binata sa ganung kakayahan. Pero sa hindi malamang dahilan, tila nabuksan ang kanyang kuryosidad tungkol sa usapan ng mga agimat. Matapos ng pag-uusap na yon, nagpa siya sa Elias na lumabas muna ng kampo at mag-ikot sa bayan. Hinubad ng binata ang kanyang uniforme para hindi siya makilala bilang sundalo. Ngunit magpasaganon pa man, nasa kanya pa rin ang tingin ng mga tao dahil bago pa lang siya sa lugar. Lalong-lalo na nang dumaan siya sa isang tindahan upang bumili ng makakain. Matapos bumili ay naupo siya sa sulok at nagsimulang kumain. Napapayuko na lang ang binata dahil hindi pa din siya nilulubayan ng tingin ng mga tao. Hanggang sa isang matanda ang tumabi sa kanya. Nagulat pa si Elias dahil walang sabi-sabi ay dinampot nito ang isang perasong tinapay na binili ng binata. Masarap to ah. Bago ka lang dito, no? Pagpasensyahan mo na yung tingin ng mga tao ah. Hindi maiwasan ang ganyan lalo na sa isang liblib na bayang kagaya nito. Pero wala kang dapat ikatakot. Hanggat wala kang ginagawang masama, walang gagalaw sa'yo dito. Ako nga pala si Ebong. Ikaw, anong pangalan mo? Wika ng matanda at nagpakilala ito bilang Ebong. Medyo napanatag ang kalooban ng binata. Elias po. Salamat po Manong ah. Medyo nawala po yung pagkailang ko sa sinabi nyo eh. Opo, tama kayo. Baguhan lang po ako dito. May bibiliin lang po sana ako kaso parang wala naman masyadong paninda dito eh. Tugon ni Elias. Nagtagal ng ilang sandali ang pag-uusap nila ng matanda. Hanggang sa sinabi nitong sasamahan niya ang binata sa bilihan ng hinahanap niyang gamit. Habang naglalakad ay napansin ni Elias ang kakaibang postura ng matanda. Matikas ang tayo nito, taliwa sa sinasabi niyang edad. Napahinto si Elias at hinawakan ang baril na nakasuksok sa kanyang likuran. Biglang huminto sa paglalakad ang matanda at biglang nagsalita. Huwag mong pupunutin ang baril mo, bata. Hindi ko akalaing napakatalas pala ng pakiramdam mo. Matapos magsalita ay lumingon sa kanya si Tatang Emong. Laking gulat ni Elias dahil biglang nag-iba ang itsura nito. Agad niyang binunot ang baril ng mapagtanto ng binata na ang kaharap niya ay hindi isang matanda, kung hindi si Canestor. Huwag na huwag kang kikilos sa kinakatayuan mo. Hindi ako magdadalawang isip na paputukan ka. Wika ni Elias. Ngumiti lang si Canestor at nagsalita. Sa ngayon, hindi kalaban ang tingin ko sa'yo, bata. Kaya ibaba mo ang baril mo at mag-usap tayo. May mahalagang bagay kang kailangan malaman. Ibinaba ni Elias ang kanyang baril. Nakinig sa sasabihin nito. Hindi kami ang kalaban nyo. May mga bagay lang talaga na hindi nauunawaan ng pamahalaan tungkol sa amin. At umaasa kong ikaw ang makakatulong sa akin upang mapigyang linaw ang lahat. Sa makatawid, kailangan ko ng tulong mo. Wika ni Mang Nestor. Sandali nga. Paano naman kita paniniwalaan? Eh kayo ang kadalasang nananambang sa amin. Marami na kayong napatay na kasamahan. At sa palagay mo magtitiwala ako sa isang taong hindi ko lubosang kilala. Pasensya na pero hindi kita matutulungan. Tugon ng binata. Akmang tatalikod na sana ito nang muling magsalita si Canestor. Sa susunod na linggo, ganap na alas 4. Tatambangan ng mga kasabahan mong nagpapatrolya sa kagubatan. At uunahan na kita. Hindi kami ang may gawa nun. May ibang pangkat ng mga terorista ang gumagamit ng pangalan ng Kilosan para maggulo. Sa oras na makita mo ko, lagi mong tatandaan, nasa panigyo ang pangkat ko. Matapos magsalita ay kaagad na itong umalis. Naiwan sa lugar si Elias habang pinag-iisipan ang mga sinabi ni Canestor. Nagdadalawang isip ang binata kung sasabihin niya ba ang impormasyon
o sasarilihin muna pansamantala. Nagmatsyag si Elias sa kampo at napag-alaman niyang may pangkat silang magpapatrolya sa sinabing lugar ni Ernesto. Dito na napagtanto ng binata na tama ang sinabi nito. Dali-dali niyang pinuntahan ng kolonel upang kausapin. Hiniling nito na sumama sa patrolya sa susunod na araw. Pinaunlakan naman ito ng kolonel dahil wala naman siyang gagawin sa kuta. O sige, iho, kung yan ang gusto mo. Tamang-tama, walang sniper sa pangkat ni Teniente Matias. Wika ng kolonel. Kinabukasan ay inabisuhan ng kolonel ang teniente. Si Elias ang magiging sniper nila. Pumayag naman ito dahil alam niya ang kapasidad ng binata, lalong-lalo na pagdating sa malayo ang pagbaril. Pagsapit ng linggo ay maagang lumakad ang pangkat. Pinili nilang hindi sumakay sa mga sasakyan para maiwasan na matunugan sila ng kalaban. Pito silang magkakasama at nasa pinakadulo ng linya si Elias. Ito ang karaniwan niyang posisyon. Siya ang tagabura ng anumang palatandaang naiwan ng pangkat, kagaya ng bakas ng bota at iba pa. Marahan ang ginawang paglakad ng pangkat dahil hindi nila kabisado ang lugar. May nakapagsabing may malapit na kuta ang mga rebelde sa paligid. Biglang napainto ang pangkat dahil may nakitang pisi si Teniente Matias. Sumenyas ito sa pangkat na umatras ng marahan. At tinignan din ni Teniente si Elias. Alam ng binata ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Kaya dali-dali itong humanap ng mataas na lugar kung nasaan kita ang buong paligid. Agad niyang malalaman ang lokasyon ng mga kalaban kung sakaling may lumusob sa kanila. Isa-isa ding nagsipagpwesto ang iba pang miyembro habang tinutunto ng Teniente ang pinagmulan ng maliit na pisi. Dito ay napag-alaman nila na isang bungkos ng granada ang pinagkakakabitan ng halos hindi makitang tali. Agad pinutol ni Teniente Matias ang lubid at dinisarmahan ng mga granada. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bigla silang nakarinig ng mga putok ng baril. Inikot ni Elias ang tingin at nakita ang pinagmumulan nito. Isang pangkat ng mga mangangaso ang may binaril na baboy ramo. Sesenya sana si Elias na walang problema. Kaso bago niya tuluyang ibaba ang baril, natanaw niya ang pangkat ng mga armadong kalalakihan na gumagapang malapit sa grupo. Inikot ni Elias ang tingin. Natuklasan niyang napapaligiran na sila ng napakadaming kaaway. Alam niyang hindi nila kakayanin ang mga ito kaya nagradyo kaagad si Elias na umatras. Ngunit hindi ito nakinig. Sa halip ay inutusan niya ang mga tauhan na manatiling nakatago at antayin ang pagsalakay. Tinignan ni Elias ang pinakamalapit na pangkat. Sa likod nito ay may nakita siyang ilang kalalakihang nakatakip ng pulang bandana ang muka. Napangiti si Elias dahil alam niyang pangkat ni Canestor ang mga iyon. Nagkalat din ang mga ito sa paligid at nag-aantay ng susunod na kilos ng mga sundalo. Nang malapit na ang unang pangkat sa kinaroroonan nila, kaagad nagpaputok si Elias na naging paraan para malaman ng mga kasamahan niya ang lokasyon ng kalaban. Nang matanaw nila ito ay pinaulanan nila ng bala ang lokasyong tinutumbok ni Elias. Kasunod nito ay ang paglusob ng pangkat ni Canestor. Napagtanto ni Elias na totoo ang sinasabi nito. Habang nagkakaputukan ay nagradyo si Elias sa Teniente. Inabisuhan niya itong huwag paputukan ng mga taong nakasuot ng bandanang pula dahil kakampe ang mga ito. Teniente, ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Sa ngayon makinig po muna kayo sa akin. Huwag niyong papaputukan ng mga nakasuot ng pulang bandana. Nasa panig po natin sila. Tumango ang Teniente bilang tugon. At nang mapabagsak nila ang unang hanay ng kalaban, nagpa siya ang pangkat ni Elias na umalis na ng lugar. Naghanap sila ng ligtas na lokasyon kung saan maaari nilang obserba ng nagaganap na labanan sa panig ni Canestor
at mga teroristang gumagamit ng kanilang pangalan. Hindi maiwasan ng tinyente na magtaka kung paano nalaman ni Elias ang tungkol sa balak ng kalaban. Kaya kaagad itong nagtanong sa kanya. Saan mo nakuha ang impormasyon, Sarhento? At paano mo nalaman na kakampi natin ang mga nakabanda ng pula? Hindi na nagdalawang isip na ipaliwanag ni Elias ang lahat sa tinyente. Nung una ay hindi pa ito naniniwala. Iniisip niyang baka pakanalang ito ng kalaban upang makapasok sa kanilang depensa at makakuha ng impormasyon. Ang totoo, tinyente, hindi ako sigurado sa mga nangyayari. Pero hayaan niyo akong mag-imbestiga para malaman ko ang totoong motibo ng mga sinaglangit. Sa ngayon, tinyente, makikiusap po ako na huwag na munang ipagbigay alam sa pamunuan ang lahat hanggat wala pa akong kasiguraduhan. Wika ni Elias. Sumang-ayon naman ang tinyente dahil kahit papano ay nagawa nilang makaligtas sa tiyak na kapamakan. Pinalabas na lang nila na bigla ang pananambang ang nangyari at swerte lang na nakapagtago ang kanilang pangkat at nakaligtas. Matapos ang sagupaan ay nagpasya na silang bumalik ng kampo, ngunit humarang sa dinaraanan nila si Canestor at kaagad na hinanap si Elias. Sa kabilang dako kayo dumaan. Malapit sa kota ng mga terorista ang kalsadang ito. Dahil sa mga putukan, hindi malayong magpadala sila ng mga tauhan upang tingnan ang nangyari. Wika ni Canestor. Paano naman kaming makakasigurado na hindi mo kami nililinlang? Pasensya na. Mahirap talagang ipagkatiwala ang buhay na mga kasama ko sa taong hindi namin kilala. Tugon ni Elias. Napangiti si Canestor at muling nagsalita. Naiintindihan ko. Mahirap magtiwala sa taong itinuring yung kaaway. Pero sa ngayon, kailangan nyo itong gawin upang ligtas kayo makalabas sa lugar na to. Sige na. Tumuloy na kayo at tahakin ang daan pabalik sa inyong kampo. Nakabantay sa daanan ng mga kasama ko, kaya wala kayong dapat alalahanin. Tugon ni Canestor. Kaagad siyang sumuot sa masukal na gubat. Nagulat ang pangkat nila Elias dahil parang hayop kung kumilo si Canestor. Bigla itong nawala sa kanilang harapan at hindi man lang nag-iwan ng anumang palatandaan. Nang lapitan ni Elias ang tenyente, halos hindi ito makapagsalita. Pilit nitong inuunawa ang pinakita ni Canestor. Sabihin mo nga sa akin, ano bang meron sa Canestor na yan? Parang hindi ordinaryong tao. Biruin mo, segundo lang nung umalis siya. Ni hindi ko na makita kung saan nagpunta. Pambihira. Wika ni Tenyente Matias. Mamaya ako na po ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon, kailangan na po nating umalis bago pa tayo abutan ng mga terorista. Tugon ni Elias. Sinunod nila ang payo ni Tugon ni Elias. Tinahak nila ang daan pabalik sa kampo. Nang makarating sila ay kaagad nag-ulat ang tinyente. Kagaya ng napag-usapan nila ni Elias, hindi nito sinabi ang totoong nangyari dahil maging si Tenyente Matias ay nagnanais na matuklasan kung ano ang hiwagang bumabalot sa pagkatao ni Canestor. Sa paglipas ng mga araw, sunod-sunod na sagupaan ang napagtagumpayan ng mga sundalo at dahil ito sa tulong ng pangkat ni Canestor, palihim silang tumutulong sa mga militar. Ngunit hindi akalain ni Elias na matutuklasan ito ng kanilang pamunuan. Kaya pinatawag siya ng kolonel upang magpaliwanag. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli, kung gusto nyong i-upload na natin ang susunod na episode ng ating kwento, hashtag letter A kung upload na at hashtag letter B kung wag na muna. Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Maraming salamat. Paalam.